Welcome to Donmar TV News Channel. Tonight, ang sabi daw po ni dating Senador Trillanes is ipakukulong daw niya si Pangulong Duterte kapag nanalo siya sila sa darating na eleksyon dahil sa mga pinagpapapatay sa ilalim ng kanyang administrasyon at dahil umano sa katiwalian. Ano daw po ang inyong reaksyon? Well, kung meron po siyang kasong mahihain, dapat ihain na niya. Ang problema kay Secretary Trillanes, dakdak lang ng dakdak, no? Kasi kung meron po talaga siyang ebidensya na meron pinapatay ang presidente, dapat hinain niya po ngayon. Kasi yung immunity from suit lang naman, ibig sabihin, hindi uusad sa gobyerno o sa korte habang siya ay nakaupong presidente. Pero wala naman siyang kahit anong kasong hinain, 5 taon na. So kung wala siyang nahain sa 5 taon, hindi ko po alam kung paano siya magkakaroon ng kaso matapos ang 6 na taon. Okay. Secretary, salamat. Wala pong pulisiya na magpapatay ang ating presidente. Siya po'y dating piskal na siyang lumiliti sa paglabag ng revised penal code. Kasama na po dyan ang krimen ng pagpapatay or murder. Babalak po si dating Senator Trillanes na kumandidato sa pagka-presidente sa 2022 kapag hindi sasabak sa pagkapangulo si Vice President Robredo. Anya magiging pinakamahalagang halalan ng 2022 presidential election sa kasaysayan ng Pilipinas simula noong 1986 dahil hindi lang ang demokrasya natin ang nakasalalay kundi ang survival ng bansa. Ano daw po ang comment ng palasyo? Una, libre pong mangarap. So hayaan po nating mangarap na maging presidente si dating Senador Trillanes. Karapatan po niya yan bilang isang Pilipino. Pangalawa, mukhang di naman siya makakatakbo dahil lininaw po ni Vice President Leni na tatakbo pa rin siya, no? At least nandiyan pa rin yung plano. Pangatlo, wala pong katuturan yung sinasabi niya na survival dahil wala pong issue na hindi po tayo magwawagi laban sa COVID-19 at wala pong kahit anong banta sa ating mga institusyon na demokrasya. Okay, sir, there seems to be a very big disconnect between Malacanang's remarks and the remarks, especially in relation to the West Philippine Sea by the DND and DFA. For example, earlier you said the China policy of the president is working, but if that's the case, why do we still have all these reports from the National Task Force in the West Philippine Sea? Why do we still have need to keep filing diplomat protests, even daily protests at one point? And why is Secretary Lorenzana telling Chinese ships to go out? Well, when I say it's working, I'm not saying it's perfect. So kung meron talagang basihan para mag-file ng diplomatic protest, kinakailangan mag-file ng diplomatic protest kasi in international law, isang pamamaraan para mawalang visa ang iyong claim to territory is kung meron kang acquiescence, no? So kapag meron silang ginawa na tingin natin labag sa ating claim, kinakailangan iprotesta, no? Para hindi tayo ma-accuse of estoppel or acquiescence, no? So having a working policy does not mean it's perfect. It's not a perfect world, no? Kaya nga kinakailangan patuloy pa rin nating protektahan ang ating interes. But sir, these problems have been there since the beginning of the administration. Does the palace consider or does the president consider changing the policy given that it's been how many years already and we've just seen the same thing over and over again? Again, I will bring you back to the reality. Wala pong Scarborough sa administrasyon ni Presidente Duterte. Wala po tayong teritoryong nawala. At kung gagayahin natin ang ginawa ni Secretary Albert at ni Secretary ni dating Senador Trillanes, eh baka mawala na naman tayo ng isla. So that is proof that the President's China policy is working. Sir, you also keep downplaying the findings of the National Task Force in the West Philippine Sea. For example, yung hindi daw part of the EEZ, yung Julian Felipe Reef. And then earlier you said, parang you modeled the remarks of the NTF when they said that over 200 ships are still in the West Philippine Sea. Sir, do you coordinate with the NTF, the DND, the DFA when you make statements like that? How does it go, the communication line, to make sure that you are all on the same page? Well, una po, no? I answer questions. Now, I offered actually to everyone, kung gusto nyo, hindi ako sasagot ng tanong, sasubmit ang mga questions para kayong sumagot. Ayaw naman nila, no? Because that would mean na parang hindi natin alam ang sagot. Pero wala pong inconsistency eh. Kasi siguro sa detalye, hindi ko naman alam kung nasaan yung mga barko na yan, no? So I'm no position to actually say anything. But the policy of the president is consistent and has not changed, and as I said, has worked. Now, ang problema, you will never agree to that.
And I'm sure Rappler will never agree to that. So let's just agree to disagree. Pero yung pula mo, I don't think holds water because all of the agencies will have to comply with the policy of the president. Kaya nga po, mahirap na supili ng pananalita ng presidential spokesperson. Unless talagang mag-decision si presidente na mali-mali ang mga pinagsasabi ko, in which case, sisisantihin niya ako. But I'm still talking today. Di ba po, no? Because the president is still the architect of foreign policy. Sir, but even a detail as simple as how far Julian Felipe Reef is from our baselines, how come that you don't even know? Because that's the basis of saying... No, okay. Kaya nga po lininaw ko eh. It's the arbitral award. Regardless of the distance, lininaw ko eh. Pakita natin yung slides ulit, no? Unang-una, it's not me saying na hindi siya talaga exclusive economic zone. It's the tribunal itself na sinabi na mayroong two high tide elevations. Ang dapat intindihin ninyo, hindi ibig sabihin na palibasa sa 200 nautical miles, automatic yan. Kasi pwede nga magkaroon ng pockets of territorial sea at mas maraming karapatan ang bansa sa territorial sea. Okay? Pwede rin mangyari po yan doon sa pinag-aagawang Scarborough. In the end, mapupunta po yan sa Pilipinas, bagamat in possession of China, and yet, ang mangyayari po dyan, magkakaroon ng pocket of territorial sea. So, yan po talaga ay desisyon ng tribunal. Kaya nga po, siguro, it is a very complicated and obscure provision of the UN Convention on the Law of the Sea, but as I said, I always have a source, and the source is the primary material, the arbitral ruling. So, yan po aking linilinaw. Hindi po sa akin nanggaling yon, nanggaling po yan sa arbitral tribunal. Paragraph 1203B3. Use Reef lies within 12 nautical miles of the high tide features of Mackinnon Reef and Sinco Island. And therefore, can be enclaved as territorial sea and not just part of exclusive economic zone. So, mali yung sinasabi mo, Pia. I'm sorry to say. Last question. So given that yun nga, CDFA Secretary has flagged the remark you made, corrected it, and then now you're saying that, you know, you still have get to speak on these issues, what will be your next step to ensure that these contradictions don't happen in the future, given the big consequences of different cabinet members saying different things? Well, kaya nga po, sa lahat ng oportunidad, binibigyan naman po ako ng presidente na access sa kanya. Para masiguro na tama yung mga pinagsasabi ko at sang-ayon sa kanyang polisiya. Kaya po napapansin nyo sa Talk to the People, well, matagal po yung mga meeting namin, pero matagal din yung mga usapin namin na primarily on foreign affairs, no? Kasi yun talagang importante na tama ang mga sinasabi ko, no? At hindi naman po sinasabi ni Presidente mali ang sinasabi ko. Pag sinabi naman niya na talagang mali, edi susunod tayo, no? Pero yan po ang dynamic sa administrasyon ngayon, no? Kaya miski wala akong sasabihin sa Talk to the People, nandun ako kasi sa panahon ng pandemya, yun lang yung pagkakataon na po pwede kami magkaroon ng konsulta.